Disgrasya ang pangunahing sanhi ng mga kabataan na matatagpuan sa mga emergency room sa iba't ibang ospital. Ayon sa National Safety Council, ang disgrasya din ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata dahil sa kawalan ng sapat na karanasan at ang pagiging walang pakialam sa kanyang paligid ay madalas nakakaranas ang mga bata ng disgrasya. Hindi din nila masyadong alam kung ano nga ba ang nakatakdang panganib sa tuwing sila'y gagawa ng mga bagay-bagay, maliban lamang kung may mahigpit na nagbabantay sa kanila. Ang aksidente nito ay maaring pagkahulog, aksidente sa bisikleta, choking o paglunok ng isang bagay, at ang paglagay ng mga bagay-bagay sa tenga. Dahil din sa pagiging curious ng mga bata sa kanyang paligid, ay siya rin maaaring dahilan upang magdulot ito ng disgrasya. Maaring maliit lamang ang magiging pinsala, subalit, maaari ding malalang pinsala ang idudulot nito, o kung minsay, kamatayan. Ito din ang eksaktong naranasan ni Louis King, 8 taong gulang na bata. Reklamo nito sa kanyang ina ang pananakit ng kanyang tenga, hanggang sa hindi makapaniwalang isang doktor sa kanyang nadiskubre sa mismong tenga ni Luis. Subalit bago pa tayo magpatuloy, ay siguraduhin mong mag-subscribe upang maging updated ka sa mga kahangahangang video dito lamang sa Cindy Facts. 8 taon lamang si Louis King habang kasama niyang naglalaro ang kanyang mga kaibigan, hanggang naging interesado siya sa isang bagay at inilagay niya ito sa kanyang tenga. Inabot pa ng 1 linggo bago sinabi ni Luis ang kanyang iniindang sakit. Kumikirot na ang kanyang tenga at halos hindi na makadinig ang kabilang bahagi nito. Sinabi niya sa kanyang ina na kinulit niya ito ng lapis hanggang sa mabali ito. Kalaunay hindi na maabot ng kanyang daliri ang nasabing piraso ng lapis, kaya lalo lamang itong napunta sa malalim na bahagi ng kanyang tenga. Nang malaman ito ng kanyang ina, ay agad naman niyang dinala ang kanyang anak sa isang espesyalistang doktor upang masuri ito. Sinuri kaagad sa may emergency room ng doktor ang tenga ni Luis. Inilarawan din ni Luis na maliit na piraso lamang ng lapis ang nakapasok sa kanyang tenga, kaya nag-aalala ang doktor sapagkat alam niya na kapag hindi ito kaagad maaagapan, ay paniguradong magdudulot ito ng matinding impeksyon o kung mas malala pa ay ang tuluyang pagkabingi. Gumamit na ng iba't ibang tools ang doktor upang masigurado lamang nitong makuha ang nasabing bagay sa tenga. Ilang minuto lamang nakalipas ay sa wakas, tagumpay na nakuha ng doktor ang nasabing bagay mula sa tenga ng bata. Dito lamang napagtanto ng doktor na nagsisinungaling pala ang batang si Luis dahil sa kakaiba nitong nadiskubre sa loob ng kanyang tenga. Nakita nitong wala na pala ang kanyang eardrum. Buti na lamang ay napapalitan ng eardrum kalaunan at 1 linggo lamang ay may babalik naman ito sa normal. Subalit, curious ka ba kung ano ang bagay na nadiskubre ng doktor sa mismong tenga ni Luis? Imbis na piraso ng lapis ang makita, ay isang maliit na battery ng relo ang kanyang nakuha. Natakot si Luis na sabihin ang totoo sa kanyang mga magulang, kaya imbis na battery, ay piraso lamang ng lapis ang kanyang sinabi. Subalit, salamat sa Diyos at walang nangyaring masama kay Luis. Kapag may mga bagay na nakapasok sa iyong tenga, ay huwag kang gumamit ng mga matutulis na bagay sa pagkuha nito. Kung kaya mo namang kunin ito sa pamamagitan ng iyong mga kamay o ng tweezer, ay dahan-dahan mong hilain ito. Kung insekto naman ang nakapasok sa iyong tenga, ay gumamit lamang ng BB oil o kahit anong klaseng mantika at lagyan ng konting mantika ang iyong tenga. Sa ganoy madudulas palabas ang insektong nakapasok sa iyong tenga. Kung mas malala pa dito'y mas mainam ng kumonsulta sa doktor upang masuri at matingnan kaagad ang iyong kalagayan. Huwag mo nang patagalin pa at lumapit ka na sa mga doktor upang maiwasan ang pagkakaroon ng di inaasahang impeksyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-share mo din ito sa iba mo pang kaibigan. See you sa susunod pa nating mga kahangahangang video. Dito lamang sa Cindy Facts.